What is a God-given peace? Sabi po sa Bible, sa John chapter 14, verse 27, peace, I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Sa Israel po, ang batian ng mga Hudyo doon sa isa't isa, shalom, shalom. Hindi tulad po na English word na peace, ang salitang shalom ay hindi lang basta ibig sabihin ay peace of mind, kundi wholeness for your entire being, your spirit, soul, and body. Ibig sabihin, having a sense of completeness and soundness. Sa madaling salita, sakop ng salitang shalom ang iyong provision, health, and total well-being. When Jesus spoke to his disciples in John chapter 14, verse 27, he did not use the English word peace. Hebrew word, ang kaibigan, ang kanyang ginamit na shalom, ang kanyang ginamit. Kaya kung babasahin natin, shalom, I live with you. My shalom, I give to you. Interestingly, kaibigan, yung word na live means bequeath. Ibig sabihin, pamana. At kapag mana ang pinag-uusapan, may testamento. Alam mo ba ang gumawa ng testamento between man and God? Si Jesus. Kaya ang mga alagad, very excited na marinig nila kay Jesus bequeathing them his shalom. Kasi tatanggapin nila yung health ni Jesus na hindi nagkasakit. To receive his shalom was to have his health because they had never seen Jesus sick. To have his shalom also meant never being in lack because he was never broke. Kapag may pangailangan si Jesus na pera, money was there. Sa Matthew chapter 17, 24 to 27, kaibigan, may pangailangan si Jesus dun eh, na pera, pambayad sa tax. Saan nanggaling yung pera? Nilang pambayad? Sa loob ng tiyan ng isda. Intusan ni Jesus si Pedro. Sabi ni Jesus kay Pedro, maminwit ka doon. Kala siguro ni Pedro, magbebenta pa siya ng isda. Pero hindi. Sa loob ng tiyan ng isda, may salaping pilak na pambayad ng buwis nila. Namasdan din ang mga alagad. Mula sa 5 tinapay, 2 isda, napakain nila ang 5,000 na tao. Not counting women and children, no? Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata doon. At sumobra pa ng 12 baskets full of leftovers. No? Ibig sabihin, Jesus Shalom, ikaw ay sumasagana sa kanyang biyaya. Kaya excited ang mga alagad sa peace ng Panginoon dahil iba ito sa kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Yung peace ni Jesus, kayang baguhin ang iyong sitwasyon. Be peace, be still, and the winds and the sea obeyed him. Mark chapter 4, verse 39. His peace changed the mega storm into a perfect calm. Yan ang peace na pamana ni Jesus sa iyo, kaibigan. Kaya, maniwala ka, yung shalom na pamana ni Jesus will change all your difficult situations, bringing you from sickness, lack, and mental anguish to health, provision, and total wellness. Magandang araw po, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat oras. God bless po.